nasa 7,000 kami family doon. Nasa 7,000 family. Opo, ang natitira lang siguro ngayon nasa mga nasa 1,500 o ganun na lang. So, malaki na ang nabawas. So, nasa na yung iba na yun, sir? Yung nasa 5,000 mayigit, nasa na kaya yun sila? Kanya-kanya na ang ano, direksyon. Wala lang, hindi malaman kung saan ang pupunta. Gawa nung yung mga yun, pinakakasuhan po yun, individual. Ang karamihan doon, na-default. Kasi wala namang kakayanan, kumuha ng abogado. So, ang nangyari noon, nung ginigipit na, ang katunayan ngayon sa ginagawa nila pagigipit, binakura na po yung area namin. Yung mga bahay na sa gitna, may mga kaso pa, yung ibang lumaban. Para papayagan o palipid ako ngayon pag... Naisa rin po kayo nila, sir. Oo, naisa rin. Yung namin dyan na may tama ba yung pagmamayari sa lupa? Oo, yun. Pero hindi naman kaya, sir, government property yan? Hindi, walang titulo pa dyan. Hindi naman na government property kasi sila may dokumento, sila nas kanila na yan eh. Hindi, pwede yung gumawa lang kasi yan, sir. Kasi yung hawak ng ano dyan, yun yung sa atin, yung madali makunan tayo ng, lalo yun yung mahirap, di ba? Hmm. Yung mga squatter, sinasabi nila squatter. Kasi paggawa na nila ng certificate of title dyan sa RD at saka sa LRA, pag nabigyan na sila ng certificate of title, nagkukumahog na yan, balikan na nila yung mga squatter doon, alis kayo dyan. Ito, yung certificate of title, ito, may titulo kaming hawak, alis kayo. Yung certificate of title, naging titulo na. Hmm. Pero ano ibig sabihin ng certificate of title? Diba? Ano lang yan? Evidensya lang yan na ikaw dapat may titulo ka ng lupa. Oh, kasi certificate lang eh. Parang bata pa na pag may ipinanganak, iparistro mo sa PSA, isuwan ka ng certificate of birth, di ba? Official vlogger eh, sila, nagkaroon ng certificate of title na wala namang titulo sa lupa. YouTuber, o. Mga YouTuber sila, sir, o. Ibig sabihin, Piki, kahit tayo mag-aral tayo, di ba, iniisuwan tayo ng certificate of recognition. Kung nag-graduate tayo dyan, eh paano mo naisuhan ka ng certificate of recognition na wala ka naman, hindi ka naman nagtapos sa eskwelahan na yan? Ibig sabihin, Piki. Isang mayaman dito sa Pilipinas, sabihin na natin, si Villar, pag-unaw lang yung mundo, hindi makapagpakita ng titulo sa lupa yan. Puro certificate of title ay yung hawak nila yan. Pero ano ba talaga yung... Kasi tapos nung usapin sa lupa nung February 4, 1972, yung nagkaroon ng decision with compromise agreement. Na lahat na OCT from 01 to 100,000 declare null and void. Kasi bakit declare null and void? Kasi walang pinanggalingan titulo ng lupa. Walang titulo na pinanggalingan. Ibig sabihin, walang Spanish title. Importante pa rin, may Spanish title. Pero ngayon lang kayo, sir, nagkaroon ng ganitong usapin. O may mga nakalipas pa po? Tapos na yan. Pero sa ngayon, kasi sila ginigipit sila doon sa Tamalipay, ginigipit sila doon. Pag-usapin ito sa korte yan eh. Pero tuloy-tuloy pa rin yung panglanggrab sa mga kalupaan nila doon. Ayan, sige. So, yan po mga kabayan na grupo ng mga taga Bacoor, no? Kung saan niya po. Taga dyan po sila sa may Along Sapote River, Barangay Molino 4, Bacoor, Cavite po mga kababayan. Ayan po yung kanilang mga tarpaulin na dala-dala nito dito sa may harapan nitong Andes Bonifacio, no? Kung saan niya po. Ayan. Pinapanawagan nila na magkaroon po lang imbestigan, ika nga, yung kanilang lugar na tinitirhan, no? Ayan, so may nakasulat dito, may 5 dekada na silang naninirahan sa Malipay Tres, Molino 4. Oh. So ibig sabihin, matagal na po sila dyan. Ayan, so nananawagan sila kay BP Sara, DepEd Inday Sara, no? Ayan, so bali may mga instruktura pala dyan, lalo na itong public school. May public school pala dyan na nakatirik sa lugar na yun na
nakasulat dito nangangamba. So ibig sabihin, maapektuhan. So kung didemolish yun o kaya gagawin nga yung area makabayan i-develop, may mga istruktura pala dyan na maapektuhan po, no? Ayan. Sino ba pwede natin makausap sa inyo tungkol dito sa inaing nyo? Ay, ito si sir. Makabibin din pala to. Sir, magandang araw. Sir, ano bang meron dito sa may mga kasama kayong nandito? Nandito kami ngayon, sir. Guanong sa ang pinaka point namin dito. Sabi ng DPW, sabi ng construction Cape Chuba, mayroon daw silang proyekto ng DPWH. So nung hinigyan namin ng dokumento kung ano yung pinaghawakan nila para ituloy nila yung pagbabako sa ilog namin, ay wala silang maipakita na dokumento. Noong itong buwan ng July, bali nagpuporsige na talaga silang magbabako. So ang ginawa ng mamamayan doon sa Malipay, yun pa rin, hinapa namin ng dokumento. Lumabas po yung dokumento, sir. Ang sabi doon sa dokumento, nagkaroon sila ng bidding ang Itsua. Lumabas ng June 23 bidding para ituloy nila yung proyekto. Tapos noong June 28, nagkaroon ng notice to proceed. Doon nila nang di namin malaman kung ano yung tipo proceed, ano yung nag-otos para ituloy yung proyekto. So ang question namin doon, sir, nagkaroon sila ng bidding June 23 2022, tapos tinutuloy nila yung pagbabako, notice to proceed, sabi ng Ipsuwa ng June 28, samantalang mga 2 years nang nagsimulan yung proyekto na yon sa pagkagawa ng ilog, tulay. So kini-question namin yun, sir, para mayroong linaw kung ano ba talaga. So sir, paano nakaka-apekto sa inyo yung proyekto na ito? Kasi ang lumalabas doon ay ismin 5 meters lang dapat. Ay hindi na 5 meters ang inoocupa nila, sir, hanggang 50 meters na. Kumbaga, isa kayo sa mga residente doon, sir, na natamaan yung inyong mga bahay? Totally, lahat doon mga residente doon ay apektado. Hindi na yung 50 square meter, kundi binabahay-bahay yung mga tao roon. At sinasabi nilang mayroon silang relocation doon sa Naik. Inexi daw po yun, sir. So nagkaroon naman, sir? Mayroon doong nilipatan yung mga tao. Ang problema naman nun, sir, ang binabayaran ng mga tao doon is 750 libre nga doon isang taon. After ilang taon, magbabayad ka ng 750. Kaya yung mga nag-relocate doon sa pinitang pinarelocate, nagsibalikan din, sir, kasi wala din silang anak buhay.